Alright, so yan mga kaibigan, last day na namin dito dito sa Bigan Ilocos, mga kaibigan, para sa training namin ng Honeybee. And it's a very nice seminar para sa akin kasi nakapagpahinga rin ako sa mga trabaho ko sa farm. At yan nga, freelance, babalik kami sa services, kaya yan, so kita-kita ulit kung anong mangyayari mamaya. Alright, so last day mga kaibigan, yan, last day na namin ngayon at babalik kami sa site kasi mag-own hands kami. Yan, so ito yung sasakyan namin. Yan, ito. Okay, so andito na kami mga kaibigan, and yes, andito na tayo sa Liquid Gold Honeybee Farm. Yan, so sa mga gustong bumisita dito mga kaibigan, si Night Ilocos mga kaibigan, dito nyo makikita itong ating Liquid Gold Honeybee Farm. Yan, so bisita kayo dito mga kaibigan. Yan, so quality honey dito mga kaibigan yung mga product nila, kaya kung gusto nyo umorder mga kaibigan, yan, so bisita kayo dito sa Honeybee Farm ng Liquid Gold mga kaibigan. Yan, so meron din silang Facebook page, and yan, dun nyo sila pwedeng kontakin mga kaibigan. Yan, so at kung gusto nyo rin na matuto ng honeybee keeping mga kaibigan, yan, pwede rin nyo rin silang i-contact sa kanilang Facebook page, Liquid Gold Honeybee Farm. Yan, right. Alright, so day 2 mga kaibigan, kaya andito na tayo sa location ng ating honeybee keeping seminar mga kaibigan. At yun nga, andito na tayo. So yan, so it's day 2 ngayon, last day na namin dito, and mamayang hapon balik na kami sa Cervantes, kaya tingnan nyo at panoorin nyo kung paano ako magpapaisting ako ng di mamaya. Yan, tingnan natin kung masakit ba. Yan. So ito yung house niya. Yan, so meron ng naunang nagpaisting dito mga kaibigan, yan, si Ma'am Maurich. Yan, siya yung daughter ni Ma'am Emma mga kaibigan. May sting ni Ma'am. 5 minutes later. I am Dr. Emma Ines from Sinait, Ilocos Sur. The owner of Liquid Gold Honeybee Farm. At present, I am now the Board of Director of Vinet Philippines, and Board of Director also in the apicultural, so this is international, Asian International Honeybee Association. Sa pag-alaga ng honeybee, kailangan natin ang maging interested ka talaga, determined na mag-alaga. At ang ating reason ay usually ang iba sinasabi nila na ang honeybee ay kanilang hobby, kasi gusto nila ng honey para sa consumption, personal consumption, tsaka gamot ng mga ng vitamins natin. At ang isa pa, kaya tayo nag-alaga ng honeybee ay para kumita rin, no, sa honey, at maka-sure tayo na talagang pure ang ating gagamiting honey. Kasi ngayon, ang dami ng fake honey. So, marami sa, lalo sa Manila, ang daming fake honey, ang mumura ng kanilang pagtinda. At yun ay kuminsan sugar fed, na hindi galing sa bulaklak, na hindi galing sa nectar. Tapos yung iba naman ay gumagamit sila ng glucose or corn starch na inihahalo sa asukal, tapos siyempre may konting honey. Yun ang kaya gayon. At ang iba naman, ang purpose nila is really to help the farmers for pollination purposes. Kasi without the bees, ang ating mga halaman ay hindi maganda ang pamumula, ay pamumunga.
kasi maraming bunga kung ang isang halaman ay napollinate ng bees. At ito pa ay lalo sa melon, may estudyante akong nag-thesis dito, ang tamis ng melon na nalagyan ng honeybee. So nilagay namin ang kulambo, ang ilang puno ng melon doon sa field, ikinumpare doon sa bunga sa labas, ng yung bunga ng melon doon sa labas at yung nakulambuan na with honeybee. Ang talaga ang laki ng difference. Ang honeybee na pollinate, ang melon pollinated by honeybee ay napakatamis. At siyempre malalaki ang bunga. At ganyan din, meron din kami na thesis na ang sa pepino, cucumber naman. Kasi yung ibang cucumber, di ba, yung baluktot, no? That means kulang ng pollination. So nag-ano din kami sa greenhouse na ang pepino ay nilagyan namin ng isang colony lang ng bees. Tapos merong sa labas. So hindi lang naman bees ang nagpo-pollinate. Mga butterfly, mga other insects. So siyempre sa labas yun. At yung nasa loob talagang pure na honeybee lang ang nag-pollinate. So i-compare namin talagang mas maganda ang bunga ng cucumber. Tuwid siya at saka mataas yung ano, mataas ang kalidad. Quality conscious talaga tayo dapat. So, yun mga nasa labas, merong hindi rin talaga na pollinate lahat. Kasi siyempre, konti lang naman yung mga bees. Or, kasi may mga bees din, other bees, na pumupunta doon na hindi yung ating inaalaga ang honeybee. Yung mga single comb or yung hindi nag-ano na bees, mga Floria, yung mga ganyan. Yes, ma'am. Na bees. Kaya ang nangyayari, yan ang isang ano na, na kahalagahan ng honeybee, na mag-alaga tayo ng honeybee. At saka, yan nga, ikinuko na rin yan ngayon ng ating gobyerno na ang ating mga crops ay talagang at saka, we are venturing on organic agriculture. Yes, diba? Yes, so, kailangan ng bees ng mag-ano. Okay, so ito pa yung paglalagay ng wax foundation sa frame, mga kaibigan. Yung wax foundation, mga kaibigan, is dito sila nangingitlog yung ating mga bees. Kaya ito yung ipiprepare natin. Kailangan i-secure natin na nakakabit yung wax foundation para hindi mahulog. At safe din yung magiging pagitlogan ng ating mga bees at paggawan nila ng mga honey, mga kaibigan. So ito po yung dinodemonstrate ni ma'am. Ayan, para hindi mahulog, kailangan i-press natin ng maigi yung string para hindi mahulog yung wax foundation natin. Okay, so ito yung manual na paglalagay ng wax. Ito wax foundation. Ito yung wax foundation, mga kaibigan, itong kulay yellow na. And then of course, i-attach natin dito sa string. Bali, string ito ng guitar, mga kaibigan. Meron yung electric na ginagamit, yun yung ginagawa nila din. Yung electric na ginagawa lang, mas madali yan kasi yun, kasi malulusaw to, tapos yun, malitikit siya dito sa string. Pero yung ginagawa ko, yung professional way. Nasa kong malaki, walang electric dito. Yung mas expert, mga kaibigan. Kaya yan, hindi na nakukulog yan. Yan, no? Yan yung the best. Good job! So makita nyo, ito ang binili ko ng 500. Salusbanyo. Pwede naman tularin. Pwede naman yung tularin. So meron kaming, saan po kita muna? Yung sinulag, hindi. So ito makita nyo, pino. Dalawa ang purpose. Ito dito sa stainless bee, hindi siya makakapasok dito. So ito yung aming sinulat. Kaya sabi ko, kailangan ng sombrero. Kasi ang pagsuot nito, ito ko ba lang? Wala akong sombrero.
Ay, stocking, mabaling niya. Brown mo. Giblak, ay, giblak na stocking. Giblak na stocking. So, kung may sombrero, ayan. Nakagat na ako eh. Oh. Oh, yan. Oh. Kahit mag... Pero itong ipinagawa ko, hindi naman niya nilagyan ng garter. Hindi, ng sombrero. Ng sombrero. Walang sombrero. Kaya, isok. Pero yung pinaka-simple, ganun lang. Ito ang pinaka-simple. Yung magsusuot. So, may sombrero na dito. Yan, lady. Okay, pinipicture niya? Yes, sombrero. Kasi yun. Tapi kalagaanan. Parang hindi lang ba ano yung mata mo. Eh kanina hindi ako nakuha. Di ba alis tanay kamot mo? So ito, oh, ganyan lang. Ganyan kasimple. Pero kasi ito, double purpose. Kasi yung stingless bee makapasok dyan. Sa ilalim. Saka sa ilalim. Ay, yung stingless bee napasok sa mga bulok. Kaya naka-helmet ako natin. Kaya kailangan simple ganyan. Ang double purpose sa ano, sa stainless bee at saka sa ano yan, sa milipira. Ito kasi milipira lang. So makakabili naman ng ganito. Bill. Nasaan yung mga... Alright, so yan, nakasuot ako ng simple lang. Ito yung simple. Anong tawag pala rito? Simple? Bee veil na... Simple. Simple lang yung B-veil yan. Nasuot ko mga kaigan para hindi makagat yung guwapo kong mukha. Ayan. So, naka-safety gear na tayo rito. Ito yung PPE natin mga kaigan. Ay muna. So, ito yung... So, lighting the smoker. Okay, so at this part mga kaigan, sisindihan namin yung smoker mga kaigan. Bali, ang gamit po ng smoker na ito mga kaibigan is ito yung pampausok natin sa mga bees mga kaibigan para makalma sila, para hindi sila masyadong magpanik at hindi sila gagawa ng anumang hindi nila tayo sasaktan mga kaibigan, para makalma lang sila mga kaibigan. Yun yung gamit ng smoker. Pag mainit, ma'am, pwede na. Hindi dapat mainit. Dapat mild smoke. Para gusto niyong malamig, lagyan niyo ng dahon. Okay, so, let's go! Okay, so ito, bubuksan na natin mga kaibigan. Yan, ito yung beehive. Asan yung part ng feeding dyan, ma'am? So yan, makita nyo. Ano pa siya? Oh, yan. Bagat na.
Yung parang tanong, nectar. Nectar yan. Kasi wala na hindi tayo makain. Nectar. So, ako na yun. Asin ka lang. Hindi. Kasi ako hindi na nag-devil kasi. Boss ako nito eh. So, makita nyo ganyan, no? At saka ito, OUC, nagpo-protrude. Ang gagawin nyo, alisin nyo ganyan. Kasi, para hindi kwan. Alam mo? Sa ganyan ka, okay ka mo. Parang tuli-tuli. Next sir, yan. Pag-tan mo nito, sa kabila, ganyan. Ganyan. So, makita mo, mga nectar, walang anak. Nectar. Pag sinarado ng ganito, ito na ang pure honey. Ito ang pure honey. Itong nasaraan. Yan ang pure honey. So makikita niyo yung mga pakusap-usap. Yun ay nectar. Nectar yan. Pag sinaraduhan na yan, yan na ang honey. Honey! Oh, sugar, sugar! Next girls, come on ladies. Ladies, come on. Yes, yes. Tiller, so honey nilo. Alright. Mutin din agad. Pagpatarete. Ang difference ng larva, ng pupa is ganyan, no? Very kun ang ano, very distinct ang kanilang ano, pangalan niya. Bukal-bukal. Yung pagbukal-bukal nila. Compare sa honey. Ang honey, kung saan pinaklat na nila. Ito, saka yan. Pupa. Pupa. Ito ang pupa. Kasi anong nga mga the queen na dito, ma'am? Awan, try. Ito na. May ganyan. Drone. Ada the number na. Ada number na. Number 69. Kaya pag-iting. Alright. Ay, nag-atang ba to? Ay, kinasagin na. Alright, number 69. Ay, doon kinamarka lang ang number 69. Nabili ko na yung pa. Yun yung green, mga kaibigan. May sign siya, may kulay green. Yan. 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 Makikita niya. Yan yung queen. Kung may egg, how to... Kung nakuto, basta. Parang ano, white na may... Ay, data green ito si Reyna ma'am. Green. Tapos hindi kayo maglalagay ng wax foundation kung hindi pa siya natapos gawin. Tapos ang susunod niya, dapat yung mga food nila, yung may honey, may pollen sa sunod na side. Tapos dito, sa susunod, yung larva, yung tapos pupa. So dito yung mga anak nila sa ano, sa susunod na kwan. So ang ano lang, talagang ang anak na malapit yung ito ang anak sa gitna sila. O di kaya pwede kang maglagay ng isang wax na ano, walang laman sa gitna. So ang food, basta sasabi ang food. Ano ang food? Yung pollen at saka yung honey. Okay, so ito pwede nang lagyan ulit ng anak.
another. Ma'am, nung ngay ko, agkado ka si Jero. At ati ba atin dito yung... Jero? Manong mo. Alright, sarap mga ganyan, sarap. Paano yung mabibigay sa product? Ay, hindi nila tatawaran. Ang pagkakamin, parang nakatulad lang sa mga ano, sa mga peke, wild, palengke. Dito yung kastoy, may lakong may 350. Ito nga bote. Dito yung bote, magatang may 20 pesos, 18 pesos, depende yung online. Plus shipping. Sorry, 400 plus may isang box. Kaya kasano tayo ma'am nga, nag-alaw naman may battle nga dati kasi. Dito, after one day ma'am. Dito yung nasagat tayo, after one day, medyo nag-settle. Eh, di ba? Tagal. Wala pa. Na-postpone kami dito pa na. Dito pa siya na. Dito nga, ipostpone na yung hindi, pag punuspos mo, ano, bubbles. Bubbles. Kaya dapat hindi mo puspusin kasalatan. So natural. Okay. Kung yung last na, last, pwede mong puspusin. Tapos kuhanin mo yung wax. Lagyan mo ng mainit na tubig. Kuhanin mo ang tubig, yung pinagkuhanan. Lagyan mo sa isang bote. Magbalin na suka. Ay. Ah, so gawin niya ko. Gawin niya brittle na sila. Magbalin ko suka. Hindi yun makuha na, wax yun. Yung pinaghugasan mo. Eh, pinaghugasan. Oo. Wala ko madagit ang flakes. Kasi yung ano, yung flakes na ganyan, ilagay mo na lang doon sa wax melter. Mga sa akin ngayon, babalik na. Para baka sakali. Doon na lang sa may alto nga naman. 500, 600 grams. 500 pesos pinaglaon. Asan ka? Paggatangan tayo ma'am ti battle? Dito yung paggatang mo lagi naglalako ti plastic. Plastic bag? Uwin. At ano ka? Dito yung order. Order ka nung kanya, dadang lako dyan. 15 peso pe. 15, 18, kasi yan, depende. Madaling pang malalim. At sabi ba, basit nga ang size na yun. Tira mo natin. Hindi niya eh. Oo, nangyay. Napanggang. Nakas ma'am tayo tanga eh. Nung nagkasigit sa balita yung sublimang dyan. Umuna-una ay Alexandre Agundaway ayang agyaman iti LGUT Cervantes lalong-lalo na kini Mayor Magay. Detoy partnership tayo nga detoy tasapay kuma tagbalay tayo nga ag culture ti beast dijay. Napanimikan tayo nga ti wild beast ag tribe dijay no. So awang problema dito nga hang ag tribe met laeng dagitoy nga nasurusuro tayo. Kat ina-expect tayo by next year hopefully nagdoble na wala nagtriple iti number of colonies tayo di giant ken adaptors ken nagharharvest tumutan da kayo nga nagtraining kat no man adda problema yo when no maobserbar yo nga hanga conforme ti DJ imbagbaga ni Dr. Ines libre wayayo matlat nga tawagan when no da kami tumawag para kanyayo kaya hopefully, naited yung digigay contact numbers yung kanyami. Anyway, kikita tayo to pa yung palubos niya po Diyos Maya Domingo Dijay. Kaya dito ay
ti idaw-dawat ko hanyo ko mga takayo nga nag-training di man ko lak i-opening yan hanyo nga serious when nyo dahito nga naited nga gundaway kanyayo sa dahito nga basta-basta dahito nga proyekto na pintas dahito ay amuyo hindi dati-dati nga undersecretary mi kuna natin may isang meeting mi ide no adag request at patulong iti B culture approve nga dagos kanya kuna na tamakita na no kasano nga kapintas dito yung income generating kaya kasano kapintas dito yung proyekto isong da kayo good luck and tekunakon adu ti mabalin yung masidigan nga pagpatulungan no da problema ket a matter of ano laang kasla sikap laang di dyan salutsudin nyo no sino ti mabalin awang mati di dakas awang bayad na ti agsalutsud nga kunada. So, good luck kanyayo, kahit sapay kumatag, kikita tayo tumanin next week. Ito na i-distribute mo di Gijay, kolonisyo, kahit umay kami itong mga matlaangin. Kaya na, segon, titulaga mi kadami business, monitor na kayo itong matlaangin mo. Ma'am Emma, no, gusto matlaangin yung pinagtarakin yung kibis. So, have a safe trip, pauwi, and good luck kanyayo amin nga nag-training. Okay. Thank you, sir. Salamat. Okay, so kasi natin Miss Bujay dala na po. Ano ba kayo?